Ang Pag-ibig MP2 o Modified Pag-ibig Savings Program 2 ay isa lamang sa madaming klase ng passive income na bukas para sa lahat ng mga Pilipino na gustong mag-umpisang mag-invest. Madali lamang intindihin kung paano kumita dito. At sa panahon ngayon, ay mas pinadali na din ng Pag-ibig ang proseso ng pagbukas ng account sa MP2 sapagkat maaari ka na mag-apply via online. At sa video ito, ating alamin ang tatlong strategy upang ma-maximize mo din ang earnings ng iyong Pag-ibig MP2 account. Sa mga nakaraang taon, ay di hamak na mas malaki ang interest ng iyong pera sa MP2 kumpara sa interest ng iyong savings account o time deposit sa bangko. Bago ka makapagparehistro sa Pag-ibig MP2, ay kailangan mo munang magkaroon ng regular Pag-ibig account at sa halagang 500 pesos ay maaari ka nang magsimulang mag-invest. Tandaan din na hindi kailangan regular ang paghuhulog ng iyong contribution dito. Subalit, kung gusto mo din na mas malaki ang kikitain ng iyong pera, ay mas mainam na mas mataas ang iyong contribution at kailangan ay regular ang iyong paghuhulog dito. At bago tayo magpatuloy sa ating video, please consider to click the subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video every week. Maraming Pilipino ang membro sa Pag-ibig MP2 sapagkat sinasabing ito ay isang low risk at safe na klase ng investment at higit sa lahat ay 100% tax-free ang iyong earnings dito. Narito ang mga datos ng dividend rate ng Pag-ibig MP2 mula 2016 hanggang 2020. Noong 2016 ay 7.43%, 2017 nasa 8.11%, 2018 ay 7.41%, 2019 7.23%, at noong 2020 na kahit may pandemic ay nasa 6.12% pa din ang iyong earnings sa MP2 kumpara sa 2% na interest rate ng iyong pera kung nasa time deposit. At sa taas ng inflation rate ng ating bansa ngayon, ay siguradong kulang pa ang interest ng iyong pera sa bangko upang sumabay sa pagtaas ng mga bilihin sa merkado. Tandaan din na may lock-in period o maturity period ang iyong pera sa MP2 na 5 taon. Gayunpaman, maaari mong i-withdraw ang iyong kabuoang savings anytime. Subalit, ang kita nito o dividends ay hindi mo na makukuha ng buo. Paalala lamang na layunin ng video ito na maghatid ng dagdag na kaalaman kung ano ang mga bagay na makakatulong upang ma-maximize ang iyong posibleng earnings sa MP2. Hindi ito nagpapayo na lakihan o di kaya ay dalasan mo ang iyong paghuhulog sa iyong MP2 account sapagkat lahat tayo ay iba't iba ang estado ng kakayahan sa pinansyal. Dahil ang mahalaga ay ma-develop mo din ang tinatawag na habit of saving na naaayon sa iyong sariling kapasidad. Ang unang strategy na ating alamin ay ang pagkakaiba ng monthly versus annually na contribution. Marahil ay nagtatanong ka din kung alin sa dalawang paraan ng pagbabayad ng contribution ang maghahatid ng mas malaking kita. Narito ang isang halimbawa kung paano lalago ang iyong ihuhulog na pera sa MP2 kapag monthly o di kaya ay annually ang iyong pagbabayad. Base sa ating halimbawa, ay di hamak na mas malaki ang iyong earnings sa MP2 kapag annually ang iyong paghuhulog sa halagang 6,000 pesos. Hindi ibig sabihin na kung mayroon kang ipon na 500 pesos kada buwan, ay iipunin mo ito sa isang alkansya at kapag nabuo mo ang 6,000 pesos, ay minsanan mo itong ihuhulog sa iyong MP2 account sa susunod na taon. Hindi ito advisable na strategy ng pag-iipon dahil sa ganitong paraan ay hahayaan mo na matulog lamang ang iyong pera. Samantalang kapag ito ay iyong inihulog sa iyong MP2 account kada buwan, ay siguradong kikita na ito kaagad. Hindi din mandatory na gawin mong annually ang paghuhulog sa iyong MP2 sapagkat nakasalalay pa din sa iyong financial capacity kung magkano ang kasya sa iyong budget. Ang layunin ng video ito ay magbigay ng option at ideas upang ma-maximize mo din ang iyong earnings sa MP2. Ang pangalawang strategy na ating aalamin ay ang pagkakaiba ng regular payment at ang one-time payment. Alin nga ba sa dalawang paraan na ito ang magbibigay ng mas malaking kita? Para sa regular na pag-i-invest, sabihin natin na ikaw ay naghuhulog ng 500 pesos per month at sa one-time payment ay nasa 30,000 pesos sapagkat 5 years ang lock-in o maturity period ng MP2. 30,000 pesos kapag one-time payment. Dahil 500 pesos per month times 12 months times 5 years, ang total ay 30,000 pesos. May option ka din na lakihan ang iyong hulog
kung sakaling gusto mo na mas malaki ang iyong earnings sa MP2. Dahil walang limit ang maaari mong ihulog dito. Tandaan lamang na kailangan ay minimum of 500 pesos ang iyong bawat hulog. Narito ang isang halimbawa. Base sa larawan na ating nakikita, dihamak na mas malaki ang iyong earnings sa one-time payment kumpara sa monthly contribution, sapagkat pagkalaan ng 5 taon ay nasa 35,614 pesos lamang ang iyong kabuang kita kapag monthly ang iyong pagbabayad, samantalang aabot sa 41,277 pesos kapag naghulog ka ng one-time sa iyong MP2 account. Isang paalala din na nagbabago ang dividend rate ng MP2 bawat taon, kung kaya't ang mga numerong ating nabanggit ay mga estimated amount lamang of earnings na maaari mong matanggap. At ang pangatlong strategy na maaari makatulong upang mas malaki ang iyong earnings ay ang pagpili kung annual mo kukunin ang iyong dividend payout o di kaya ay ang compounded dividend. Upon application sa MP2 ay may option ka na maaaring kunin ang iyong dividend annually at diretso nilang itong ide-deposit sa iyong bank account o di kaya ay maaari ka ding mag-antay ng 5 years at sa maturity ng iyong MP2 account ay dito mo palang makukuha ang iyong kabuoang savings at kasama na ang mga dividend nito mula first year up to 5 years. Narito ang halimbawa ng dalawang MP2 account. Ang isa ay compounded at ang isa ay annual dividend payout. Base sa ating halimbawa, ang MP2 account na may compounded dividend ay mas malaki ang kita na umabot ng 41,277 pesos, habang ang annual payout ng dividend ay nasa 39,885 pesos ang iyong kabuoang makukuha. Nasa sa iyo ang desisyon kung alin sa dalawang paraan ang iyong pipiliin base sa iyong pangangailangan, sapagkat hindi mo kailang ihambing ang iyong kakayahan at kapasidad sa ibang membro ng Pag-ibig MP2. Sana ay nakapagbigay ng dagdag na kaalaman ang video ito upang maplano mo din ng mabuti ang tamang pagpapalago ng iyong pera sa Pag-ibig MP2. At sa video ito, nalaman din natin na kapag annually at one time ang iyong contribution ay mas malaki ang iyong earnings at gayon din ang pagpili ng compounded dividend payout. At ang mga numero na ating nabanggit ay pawang mga forecast lamang, sapagkat ang past performances at dividend rates ng Pag-ibig MP2 do not guarantee future performances. At kung nakatulong ang video ito sa iyo, please don't forget to click the like and subscribe button at i-share mo na din ito sa mga kamag-anak mo at kapwa din nating OFWs na membro din ng Pag-ibig MP2. At huwag mo na din kalimutang i-click ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod pa nating tutorials at learning videos. Maraming salamat, kabayan! Ingat and God bless!